Nais kong paralahanan ka si Jomar at si Lorraine patungkol sa pag-aasawa. Meron pong tatlong katotohanan patungkol sa pag-aasawa. Unang-una, ang pag-aasawa ay sagrado, sacred, no? So, sacred dahil ito ay tinuring na banal ng ating Panginoon Diyos at Kanya itong binasbasan. Kasi broken heart ako noon, tapos nag-pray ako kay Lord, sabi ko, sana sa sunod kung bibigyan niya ako, hindi niya na ako sasaktan. Tapos sabi ko, Lord, kung bibigyan niyo na ako ng magiging boyfriend ko, yung sign, sana nakapote siya ng damit at naka-short. Tapos nung nagpa-terminal ako, nakita ko siya naka-t-shirt ng puti, tapos naka-short. Tapos nagpa-load siya sa kaibigan ko. Kinuha ko yung number. Pauwi ako ng Mariugon, tapos nandun sila sa tindahan, kasama niya yung barkada niya. Kasi bantay ng tindahan yung ano, yung barkada niya. Tapos nagpa-load ako. Tapos sabi ng barkada niya, may nagpa-load daw na lalaki, tapos binigay niya yung number ko dun sa ano, kay Lorraine. Paano mo lang ligawan? Ano, sabi ko lang sa kanya, sabi ko, baka may magalit, baka may girlfriend ka. Tapos sabi niya, wala. Tapos sabi ko, gusto mo i-try? Tapos sabi niya, sige. Tapos sabi, sige, tayo na. Tapos, sige na, tayo na. Ganun lang. Ganun lang kadali. Maraming salamat din dahil mahal umabot tayo sa ganito kung saan pinapangarap lang natin. Ngayon, ang isa sa mga araw na pinaka-special sa buhay natin. Parang kailan lang sa terminal pa tayo nagkita. Salamat sa Diyos at pinagkaloob ka niya sa akin. May isang ikaw na nakalaan sa akin sa mundong ito. Salamat kila Nanay Vivian at Tatay Jose na nagsilang sa iyo sa mundong to. Sa almost 8 years nating relasyon bilang mag-girlfriend, boyfriend, marami na tayong pinagdaanan. Lalo na nung naging long distance tayo ng halos 4 na taon. Di ko pa rin nakakalimutan kung paano tayo nagsimula. Kung paano tayo nagtagpo sa terminal, kung paano ako mataranta nung unang date natin. Ang swerte ko na ako ang unang girlfriend mo. Salamat sa Diyos, nalampasan natin yung mga pagsubok na halos buong relasyon natin ay lagi tayong magkalayo, LDR. Salamat dahil nagtiwala ka sa akin kahit magkalayo tayong dalawa. Maraming salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit lagi tayong nag-aaway. At maraming salamat din kasi ano, inintindi mo yung trabaho ko kahit mahirap. Sa mga susunod na kabanata ng ating buhay at relasyon, nawa ipatnubayan tayo ng buong may kapal. Pinapangako ko na ano, protektahan ka, Yuri. Puprotektahan ka at sasamahan ka sa hirap at ginawa kasama yung Panginoon. I love you. Akala ko di mo ako maiintindihan kasi first time mong mag-handle ng relasyon. Pero hindi mo ako sinukuan at ngayon nandito na tayo nagsusumpaan ng habang buhay. Sukse ang mga magulang natin at mga taong nagmamahal sa atin. Sa dami ng pagsubok na dumating sa buhay ko, hirap na akong magtiwala at magmahal. Pero iwan ko ba? Nang dumating ka, naging narupok ako. Iba pala talaga kapag ang magiging karelasyon mo ay idinaan mo sa panalangin. Iba pag si Lord ang nagbigay at hindi natin pinilit.
idinarasal ko sa Diyos na samahan niya tayo sa panibagong yugto ng buhay natin ito. Asahan mong iintindihin ko ang trabaho mo tulad ng lagi mong hiling sa akin na sana maintindihan kita. Papakinggan ka at pangakong alalayan pag nahihirapan ka. Susuportahan ka sa lahat ng plano at gusto mo. At kapag nanghihina ka, ako ang magiging lakas mo. Sa anumang hirap na pagdadaanan natin, hindi ako bibitaw. Kakapit ako. Ikaw ang pipiliin kahit mabigat ang mga araw. Sa harap ng Diyos at ng mga taong saksi sa araw na ito, nangangako akong mamahalin ka habang ako ay nabubuhay. Salamat, best friend. Salamat, mahal ko. Salamat sa Panginoon. Handa na po akong maging Lorraine Ignacio Arzaga. My love will not change.